tanong ako sa'yo. Ayun. Alam mo anong paboritong halaman na pinagtataguan ng mga multo? Ano? Eddie. Oh, ay! Kumusta? At isa pang kamusta sa inyo, guys. This is your boy, Blank. Your girl, Amore. Kami ang inyong vlogger na hindi masyadong magaling, pero pwede na. Welcome to Melbourne CBD! Nakikita nyo naman, andito tayo sa iconic na Flinders Street Station. Isa siya sa pinakamalaking train station dito sa Melbourne. Kasi lahat ng trains ay nagmi-meet sa Flinders Street Station. So kahit saang suburb ka magpunta dito sa Melbourne, dadaan at dadaan ka sa Flinders Street. Tama. Ngayon, gusto namin kayong i-tour dito sa Melbourne. Bakit nga ba dito sa Melbourne? Kasi ang Melbourne, lagi siyang nasa top 5 most livable cities in the world. Consistent yan, taon-taon. Tama. At saka ang dami niyong pwedeng gawin na libre dito. Kasi yung government dito, pinopo pondohan talaga nila yung mga tourist spots sa Melbourne. So kung ikaw, wala kang masyadong budget, marami kang mapupuntahan dito. At yun ang gagawin natin ngayon. Tulad nga ng sabi namin, lahat ng suburbs dito magmi-meet sa Flinders Street. Kaya magsisimula tayo ng tour natin dito. Gagawin natin ngayon, lahat ng pupuntahan natin libre. Tapos kung sasakay man tayo, katulad nito ng mga tram na nakikita niyo sa likod namin, libre lang yan. Basta dito ka lang sa city pupunta. Alam nyo ba guys, dito sa Melbourne, ang merong pinakamalaking network ng trams outside of Europe, and it's fourth in the world. Wow! Itong tram na to, napaka-special to dito sa Melbourne. Kaya nga eh. Pangmalakasan dito outside of Europe. At saka yung mga trams dito guys, napakaganda talaga. Ang sarap sakyan. Maayos talaga yung mga trams sila at saka sobrang lilinis. At saka kung makikita ninyo guys, ang daming nagmi-meet dito ng mga babae at saka mga lalaki. Di ba kayo nagtataka? Kasi ito ay Flinders. Ano? Flinders! Connect! Hindi mo alam yun? Di ba kapag yung lalaki at saka babae nagmi-meet sa Flinders? Kapag lalaki sa lalaki, Grinders! Oh, sayo! Tara na nga sa Hosier Lane, corny mo. Nandito na tayo ngayon sa Hosier Lane. So kung makikita ninyo, ang daming mga work of art dito. Art or graffiti. Itong Hosier Lane, ang pinakasikat na graffiti lane or street dito sa Melbourne. Talagang tourist attraction na siya. Yung iba dito, commissioned works of art. Tara, silipin natin yung Hosier Lane. Let's go! Hello guys! Dito na tayo sa Botanic Garden! Ano bang magagawa dito? Well, ito yung isa sa pinakamalaking garden dito sa Melbourne. Oo, dito nagtatanim yung lola ko. Oo, siya lola ni Lola. Si Lola Elizabeth. Lola Elizabeth II. Oo, yung garden ng lola ko guys. Maraming mga nakatanim dito ng mga iba't ibang klaseng halaman. Ito kaya siya tinawag na royal kasi binansagan siya ni Queen Elizabeth na Royal Botanic Garden. Grabe, royal. Kaya nga eh, royal true orange lang dapat kasi. Silipin na natin kung ano meron dito sa Royal Botanic Garden nang makita natin yung mga tanim ni Lola. Oh. Teka na. Let's go. Let's go. Ready na ba kayong mawala? Tara, pasukin na natin to. Sobrang laki nito guys. 39 hectares na to. Pili ko hindi natin kakayanin na 1 to 2 hours to. Ang pupuntahan lang natin is Children's Garden, Tropical Glass House, Guilfoyle's Volcano, kung paano man siya pinapronounce. 1/4 lang ng Royal Botanic Garden sa malilibot natin. The Ian Potter Foundation Children's Garden. 10 a.m. siya nagbubukas. Oh.
Thank you. It's the first time here. Natanga kami. Gate pa lang guys. Hindi namin alam paano buksan. Dito sa Children's Garden, maraming pwedeng gawin yung mga bata. So kung may mga anak kayo, bring them here. Oo. Makapaglaro sila, makapag-interact. Eh, so wala tayong magagawa dito. Mga matatanda na tayo eh. Pero isip bata naman tayo, so baka pwede naman, no? Oo, titingnan na lang. Okay, let's go. Dumikit sila sa akin. Oh, ang kit ng mga babies. Hey, may tanong ako sa'yo. Eh, alam mo anong paboritong halaman na pinagtataguan ng mga multo? Ano? Eddie. Bamboo! Alright! Hindi na ako makalabas! Ano makalalabas dito? Busang galang bamboo to! Bamboo! Busit ng mga bamboo! Bambuhin ko itong mga bamboo na to! Happy yan girl! Happy ka girl! Boo-boo! Ay, ko! Ba't mag-cute naman dito? Cute ng mga bata! Oh my God! Daming kids! Comment down below guys kung gusto nyo gumawa na kami ng bata. Nako! Practice muna. Practice makes perfect eh. Ayan. Yun, maliit lang siya. Pero ganda siya kasi may mga tao kasi matataray, diba? Ayaw nilang may umiiyak na bata or magtatawa na bata. So may sarili silang space dito. Kung gusto nyo paiyakin yung mga bata, ilagay nyo dito. Kanyo silang paiyakin. Tsaka alam nyo guys, kala ko sa Pilipinas lang may mga illegal loggers. Dito din oh, grabe. Ayan yung mga illegal loggers. Ayan yung pinuputo nila yung mga puno dito. Ilantad natin sila kasi tama yan guys. Uriko! Pusong galak. Ayan sila guys, yung mga illegal loggers ng Australia. So, ayan, kilala nyo na sila ha. Okay, hindi pala sila illegal loggers guys. Melbourne Guild of Fine Woodwork are currently creating a sculpture known as the White Oak Project. Wow! Simpleng woodworking lang yan. Fine yan. Ilang hectares ba to? Ulit-ulit tayo! Ha? 39 hectares? Wait lang, nasa na? Glass house. Doon. Tapos doon yung volcano. Dito muna tayo sa glass house. Sa glass house daw muna tayo. Let's go. So, andi na tayo sa... Tropical glass house. Tropical glass house. Tara, pasok tayo guys. Ang init. What the heck? Pilipinas na tayo. Sobrang init dito. Diyos ko Lord. Alam mo yung pakiramdam na parang nga sa garden ako ng lola ko. Sobrang init. May mga electric pan nga yung halaman, no? Siguro yung... Ba't kasi nilagay nila dito? Pina-electric panan pa nila. Mga plants na to, kailangan niya yung ganitong temperature para mag-grow. Glass house siya kasi yung bubong niya, guys, is glass. Yan. Oh, yan, glass. So, yun yung effect niya para mainit dito sa loob. Yung mga halaman dito is nabubuhay siya sa... Oo, yun. Tama. Meron yung saresa dito. Ito yung mga nalagay namin sa sumpak dati ng bata ka. Tapos meron din siyang mga parang gold na botete. May gold na botete. Bakit tadpole na orange yan? Wow, social naman ang mga tadpole dito. Orange yung tadpole. Tara nang init. Grabe. Ang lamig. Mas malamig sa labas. So, next na pupuntahan naman natin ay sa... Guilfoyles. Volcano. Tara. May volcano dito. May vulkan dito, no? Grabe. So, saan naman kayo nakakita ng garden, guys, na may vulkan? Dito lang yan, sa Royal Botanic Garden. Ito na ang... Guilfoyles. Oh, active na. Totoo, may volcano. Ha? Like dormant for over 50 years, but now it's active once again. Oh! Vulcan pala talaga siya. Delikado naman yan sa active na pala siya. Baka kaya mamaya yung maliit na percentage sa atin pumutok yan. Baka sobrang ano naman. Ganun lang. Baka matrigger sa atin yan. Biglang pumutok. Sana may trigger warning. Baka napapalaan mo itong video na to kapag pumutok tong vulcan na to. Mahal na mahal kita. Ano ko sinasabi, sinasama sa mga ganitong dangers? Ay, sarado! Ang dami naman sarado dito. Baka ano yan? Blessing in disguise yan. Baka kasi biglang pumutok eh. So, huwag na lang. Huwag na lang.
So, napunta na namin siya dati, guys. Sa taas niya is marami talaga siyang mga halaman. Para siyang taal, meron siyang lake sa gitna. Talaga? Hindi, joke lang. Hindi ko alam. So, sayang, nakasara siya. Pero yun, maganda siya, guys. Kapag pumunta kayo dito, isa siya sa dapat na mga puntahan ninyo. Oh, may ganitong area din tayong pinuntahan. Oh, yung Kalarweka. May ganito yung yes, area, that's no? Right. Oh, yun, tama. Sa mga pinakaunang date natin, yung payat pa tayo. Parang green forest. Green forest ang datingan niya. Oo, nga malamig. Ano to? Tingnan mo. Oo, oh, mga bakit siya naka-plastic? Steed. Boots siya. Para siyang, ah, baka siya yung parang sa inom yung buhok sa ilong. Buhok sa ilong ng kapre. Mga buhok na ilong sa kapre yan. Naalaga nila, pinasik nila, pre-serve nila. Masarap dito mag-meditate. Ayun, may pagkuan doon. So, pwede ko mag-meditate. Oo. Pag-isip-isipan mo kung tama pa bang ginagawa mo sa buhay mo. Ganun. Let's go. Tabi-tabi po. Nag-atot ka! Ha? Hindi ah. Amoy lang ng puno yun. Nakakasuka! Grabe siya. Di ba atot yun? Ako talaga. Makasabihin may COVID ako dahil nakasuka ako dito. Alam niyo yung utot na nag-stay sa ilong, ganun. Nagkape. O, hindi ako utot. Mabango ang utot ko. Meron niya isang perfume brand na sabi sa akin, nututan ko daw yung garapon eh. Tapos bibili nila eh. Pero sabi ko ayo, hindi ko basta-basta binibenta. Tapos ikaw, gaganunin mo lang. How dare you? Sa kanila na yung so, yun, tapos na tayo dito sa Royal Botanic Garden. Our next stop is the Shrine of Remembrance. Yes. So guys, nandito naman tayo ngayon sa Shrine of Remembrance. Yeah. Yun. So, nandito tayo sa Shrine of Remembrance. So, akyatin na natin siya. Halika. This monument was erected by a grateful people to the honored memory of the men and women of Victoria who served the empire in the Great War of 1914 to 1918. So paano namin nalaman yun? Ayun, no? Nakasulat sa pader. So dito quiet na tayo kasi dapat dito somber, solemn, ganun ang feeling kasi para to sa mga nagbuwis ng buhay nila. Ano parang ibingan ng mga bayan pero walang nakaibing. Yung iba, hindi naman nauwi. Parang in memory, parang ganun. This is not an entry. Visitor center. Saan ang visitor center? Yung sa baba. Dito tayo sa Shrine of Remembrance Visitor Center. Buksan mo, papasukin ako. Ooh. Can you hear me? No. And the museum goes around. Mm-hmm. And to go upstairs, you go straight to the statues, the stairs. Yung dalawang statue na ito na sa likuran namin, magama sila. Na tinawag sa war, yung isa sa World War I, yung isa sa World War II. Mm. Parang ganun yung mga. So mga warriors sila. Tama mo, warriors. Yung soldier. Soldier? Soldier sila yung soldier. Ay, bawal pala ito mga, sorry, sorry. Ito na yung, ano ito? Rizal Shrine. Pero wala dito si Rizal Shrine lang. So in the 30s when this place was built, it shone through at 11 a.m. on the 11th of November, so Remembrance Day. But then in the 70s we introduced daylight savings, clocks went forward an hour, and so now it happens at 12. But we use mirrors so that we still get the natural sun through at 11 o'clock. It comes through that triangle shape you see in the eastern ceiling? That one. That one, the open one. There's all the group of astronomers, they're from RMIT University. They still come to figure out where they need to put the mirrors because they have to adjust the mirror every year. Naintindihan niyo ba? Basta kapag nag-ano na sila, yes, yes lang, yes, yes. Basta ang sinabi lang niya, sa 11th of November, yung sunlight is directly may heat niya yung shrine. Pero dahil may daylight saving niya, naging 12 na. Dinayaan nila. Tapos sabi yung astronomers, inaaral nila yung nilalagay ng mga mirrors para by November 11, nahit niya. Pero ang malupit doon, noong unang panahon, panahon pa ng hapo, wala pang kikay, sabi ng nanay. Ngayon, noong unang panahon, wala pa naman yung mga technologies para makumpit nila yung pagtama ng araw doon sa shrine.
Nakakahihilig pala siya. Hanggang natapos. Ano tayo? Ang ganda. Kailangan niyo muna magbigay pugay doon sa visitor center bago kayo makaakyat sa balcony. And pakita natin ang view of Melbourne on top of the balcony of the shrine of the Empress. I'm the king of the world! Aww! Let's go! Peace. Tapos na ang ating Shrine of Remembrance tour. Yeah. Our next stop is sa National Gallery of Victoria. Kita-kitsa na tayo sa National Gallery of Victoria. Bye. Ngayon, mag-abang muna tayo ng tram. Pakasakit na kasi paa namin. Libre naman yung tram. Samantalahin na natin. Lumusin-lumusin na natin. Sakit na ng paa. Hintay muna tayo ng tram. Pupunta tayo ngayon sa NGV pero madadaanan natin yung Red Square. Ito siya. Yung Federation Square, seasonal yung mga design niya dito. Laging may activity dito. Check niya lagi yung website kung anong mga design ang usual na dito. So, minsan may Filipino na parang fiesta. Depende sa akin ang mga design dito. Ngayon, dahil Christmas yung design niya. Mamaya may kita natin tong 16 feet na Christmas tree. Mamaya pagbigyan natin siya kapag may pailaw na sila. Pag yung pailaw na si Mayor. Now, lakad muna tayo pumunta ng National Gallery of Victoria. Nandito tayo sa National Gallery of Victoria. Ito yung oldest na gallery dito sa Australia. Tsaka number 15 siya sa most visited galleries all over the world. So, munti ka na siyang mag? 14. Number 14. Parang 5 or 6 na visitors na lang yan. So, kung sino man naman dito, 6 na lang. Na kayo. Bisita na kayo, na. Number 14 na tayo. Tulungan naman natin itong National Gallery of Victoria mapunta sa number 14. Kung may nintay natin, pasukin natin. Tara. Ian Potter Center ng NGV. So, lahat ng Australian Arts nandito na sa Ian Potter Center. May sine din dito. Meron silang yun. Nani? Umae wa mou shindeiru. You need to go and put it in the cloakroom, please. I don't just drive by it. No, you can't use any of it. Even the camera? You can use the camera, you just can't use the selfie stick. Oh, okay. Bawa na yung selfie stick. Yung video ka dito is hawak ka mo na yung camera. Iwanan na natin sila dito sa ground floor dahil na-arte sila. Hindi pa tayo ng ibang level, guys. Closing. Tapos sariliin nung sikap yung pag-akit baba. Walang button siya. Hindi. Touchscreen yan. Oh! Oh. Ay, ganun, tanga. May meet shop sila. Ay, Monterey. Yan guys, may Monterey dito sa loob ng NGV. Tapos yung mga kasamahan namin sa Monterey Taguig. Pero ako mga double ganun, hindi nila tapos yung mga nila. Tingnan. Parang 3D. Parang totoo. Baby, ano? Painter ka ba? Hindi. Basta lang. Hindi, bakit? Tapos, you gave color in my life. Kimi no toriko ni natte shimae ba.
Okay guys, so nalipat na natin yung buong NGV. Lupa na kami. Okay, dun sa kakainan namin, kumain na tayo. See you later guys, bye! Yun guys, kung nagutom na kami, so order ko ng pork chop tsaka chicken. Tapos sa kanya naman, chicken steak. Kulang nga sabi ko guys, dito sobrang makakatipid ko talaga. Hindi na siya. Ganun kamura. Parang mga 6 lang natin. 6 lang dati, oo. Pero may nagpaalat. Pero masarap talaga yung food nila dito guys. Makakata yung serving. Yun, so makakata yung serving nila. Para binayaran namin yung dalawa is $21. Medyo mahal talaga yung cost of living dito sa Melbourne guys. Kung nagtitipid kayo, maganda magluto kayo ng pagkain sa bahay, tapos kunin nyo na lang. Correct. Pag mag-eat out ka, syempre magsispend ka naman. Meron namang mga murang places katulog na nitong Kinusini, pwede na pasok mo sa budget, diba? Mm-hmm. Sige mo, free na nga yung pinuntahan mo mga lugar. Hindi ka naman gumastos ng pagkain. Kung nabuto na talaga kami, grabe. Ang sakit na ng talampakan ko guys. Part 1 pa lang to guys, may part 2 pa. Ayun na, bilis ang kalakaran kay Mayon. Thank you. Thank you. Oh, looks so good. Ito na ba? Nakikita niyo ba ito? Kakain na kami guys. That's it for the first vlog. So, kita-kita naman tayo sa second part ng aming three things to do in Melbourne. Yes. So, sana nag-enjoy guys sa first part and nabangan niyo yung second part. Hindi so, pa kami tapos. Don't forget to subscribe guys. Sundutin niyo na yung subscribe button tapos kalimbang na rin ang bell na yan. Lagi na tatanan guys, ang baril ng mga gwapo ay hindi tinututok sa ulo. Nilalagay yan sa ilalim ng baba ko. Bye! Bye!